meron nga dyan sa may bintana na yun na dumudungaw nga dyan madalas. Napapansin ang mga dumadaan dito. Tabi-tabi po. Ay! Ang lakas ang kabag ng dibdib ko. Welcome back to my YouTube channel. Natatawa ako guys. Ngayon, nandito naman tayo. Ito pa rin yung suot ko. Diba galing tayo ng bahay na pula nung nakaraan. Eh, medyo malapit lang dito sa San Rafael, Bulacan. Ito pong abandonadong village na nakasama din tayong isang ghost hunter dito na nagturo sa atin. Yan. So mga kamaster, ngayon, iikutin ko to. Hindi po gabi, pero sa vlog natin ngayon, iikutin ko to nang wala akong masyadong salita. At talagang may mga bata ang araw. Tsaka dito sa likod na to, dito nakita yung white lady na nakuha talaga sa camera nung isang vlogger din. Subukan natin itong ikutin, pasukan natin isa-isa. Kaya lang medyo delikado sa ahas. Dahil alam mo naman ang mga ahas, hindi lang sa damo nakikita, diba? Mag-ghost hunt tayo dito. Ito po ay pag-aari ng tawag dito ng GSIS, oo, ng government. At talagang dito sa part na to, dito nga nakita yung white lady na subukan natin pasukin kasi yung may daanan dito sa likod din. So iyan, tignan nyo. Iikutin natin sa glit ng isa. Bago ka lang sa channel natin ay paki-subscribe na po, tsaka click niyo po yung bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Ayan. Ang problema kasi natin dito yung mga ahas eh. Hindi ako masyadong takot sa white lady. Tabi-tabi po. Ano yun? Parang may humiyaw. So, start na tayo. Tinatayang 1990s pa itinayo ang Teacher's Village na ito na tinatawag dito po sa San Rafael, Bulacan. Kaya siya tinawag na Teacher's Village kasi dito parang ito yung pinakapabahay ng GSIS sa mga teacher. Pero noong 1990s kasi hindi na raw yung mga mostly taga Manila na mga teacher masyado daw malayo. Kaya masyadong na-abandon na, masyadong malayo nga para sa Maynila. Kaya pinili ng mga ibang teacher dito na yung iba dito tumira. Pero bandang dulo, meron ka diyang mapapansin na mga kabahayan. Pupuntahan natin yan. Balikan din natin yung isang puno doon na talagang may kapre nga daw na sinasabi sila na nakatira. Ewan ko ba kung totoo yung kapre na yun? Kasi hindi pa ako nakakita ng kapre. Sana nga makakita ako ng kapre. Talagang naghahanap ako ng ano, ng mga kababalaghan. Ituturo ko naman sa inyo kung saan nakakita ng white lady itong si nakalimutan ko pangalan, yung isang vlogger dito sa part na to yun. Sayang, no? Wah, ano yun? Ano yun? Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ano yun? Oh my God! Guys! Guys! Tingnan nyo! Tingnan nyo! Tingnan nyo!
masyado na masukal. Paano makapasok dyan? Sayang to. Inabando na lang itong lugar na ito. Pero yung iba, nilalagyan nila ng tulad yan, parang inayos, nirenovate. Kaya lang, hindi pa rin natitira ng tao hanggang ngayon. Bigat dito. Bigat ang pakiramdam ko dito. Tabi-tabi po. May mga dumudumi dito sa loob. Asan tabi po. So pupuntahan natin yun. Parang may boses ng bata ako, naririnig talaga. Ito yung pinuntahan namin bahay ni Adventure Miko nung gabi, mga kamaster. Ayan. So ito yung papasukin nating bahay. May dog, ano? May kaluluwa na mag-ina? Bababa. May pinatay dyan? Dito sa naman, yung mga taong nagdumaran dito, nagdadaan dito. Pero sila na babae na pipita ko. Masilip mismo sa mga bintana. Masilip sa bintana, babae. Meron nga dyan sa may bintana na yun na dumudungaw nga na madalas. Napapansin ang mga dumadaan dito. Mabigat eh, mabigat yung karindan. So ito, pansin nyo to, may mga nagdadaan pa rin pala dito. Pero napakadalang. Ilalagay ko po dyan sa link yung pinaka part 1 nito. Ngayon, it's been 3 months or 4 months ago nang nagpunta tayo dito ng gabi. Ang gagawin lang natin, kada pasok ko, hindi ako masyadong magsasalita kung may maririnig ba tayong mga huni or mga, sabi nila madalas daw umiiyak na babae. So papunta tayo ngayon dun sa malaking puno na di umano may kapre. Talagang iba. Iba talaga yung pakiramdam. Dito, banda rito, nilinis na. Ay! 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 Narinig nyo, guys. Parang iyak ng bata. Wala pong mga tao dito. Wala pong mga nakatira na dito. Abandonado na po ito. Pero may narinig po akong parang bata. Tabi-tabi po. Oh my gosh, may kalabutan ako talaga. Ay, may ano dito? Tabi-tabi po. Ay, may punso. Bigat. May bahay dun sa kabila. Labig. Labi-tabi po.
lakas, guys. Ang lakas ng kabag ng dibdib ko. Hindi ako pwede magkamali, binato ko. Shit. Hindi po ako nandito upang manggulo. Nandito po ako upang i-vlog lang. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away sa inyo. Nagpunta ako rito para kausapin ka. Guys, ba't ganun? May nambato talaga. Ang lakas. Sa bakal eh. Ito. Tabi-tabi po. Ay! Ay! Ayun mo! Guys! Ito nga yung narinig ko kanina. Ayaw ko na! Sabi ko na may nambato eh. Lakas pala. So, puntahan na natin yung bahay ng kapre. Sinasabing yung puno na yung talagang may nagpaparamdam talaga. Tsaka pansin nyo, ang daming parang punso, mga kamaster. Ito, toto. Ang bigat. Ito na. Ito na yung bahay ng copper. Oh my gosh. Ayan. Tabi-tabi po. Ay. Naninig nyo? Parang may ano ng gate. May mga bahay dito pero wala pong nakatira. Ay. Tabi-tabi po. Grabe. Tabi-tabi po. Tiraan lang po. Tabi-tabi po. So ito guys, yung isang bahay dito na binahay na ng kawayan. Tapos yun yung ano. Ganun guys, parang sumasakit yung tiyan ko. Guys, hindi naman ako pwedeng nasi-CR. Sakit yung tiyan ko. Yun, napakadilim. Tabi-tabi po. Oh my gosh. Ako na dito.
kung may mga naririnig tayong mga aso, mga nagwawalis, sa kabilang side po kasi, kumbaga ibinukod po nila yung abandonado na doon po sa mga may mga nakatira pa. So papakita ko sa inyo yung mga bahay na may mga nakatira pa. Itong pinaka mismong village na to or street lang nito, ito yung talagang abandonado. Pero yung mga kabahayan doon sa kabilang side, pupuntahan natin para masabi na may mga tao. Pero kung may mga narinig tayong sound, imposible naman kamaster na ang lapit ng tunog pero nandun ang mga kabahayan, di ba? Mahilig talaga ako sa mga ganitong exploration, mga kamaster. Nawala na yung sakit ang tiyan ko, pero yung part na nandun ako, mga kamaster, kamaster, sana po nag-enjoy kayo at saka tapusin niyo po sana ang videong ito. Paki-like na po para po sana ma-hit natin yung target natin na 300,000 na lang po muna. Kasi talagang ang gusto ko maabot talaga 500k this year. Kaya lang, di ko lang sure kung magte-trending yung mga vlog natin ngayong November 1. Tignan nyo to guys. Hindi ko napansin. Meron ano yung bag ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi kanina nga parang may humiklak nga ng ano. Posible namang ako yun, matamaan ko. So, yan ka master, pupuntahan na natin yung isa pang malaking puno dito na talagang malakas ang presensya. Oo, at talagang... masasabi natin na... ako kasi, comment below, naniniwala ka ba sa kapre? Ako kasi ah, personally, hindi po ako ganun fan ng mga engkanto or ng mga duwende, mga kapre, mga laman lupa. Mataas yung belief. Mas malakas pa yung belief ko sa mga kulam. Yan. Kasi biblically, nasa Bible naman talaga ang engkanto. Kasi ang demonyo kasi kayang-kayang mag iba-ibang anyo niyan, mga kamaster eh. Kayang-kaya nilang paikutin ng tao, kayang-kaya niyang gumawa ng mga ilusyon. Oo. Kasi pansin ko parang mausok. Kala ko taong nakatayo. Sa kaliwa. Ano po yung nakita niyo doon? Basta, yung nakita niyo, nakita na namin. Ah, white lady ganun, nanakit. Tumitingin lang sa'yo. Ano, wala? Yung inalay na tinapay. Ito may usok. Malapit daw sa puno ng balete na sinasabi nga ni... Ah, oh. Eh, walang nagsisiga, pero may usok. Pero may ano po dyan, maraming ano dyan, may lumalabas na usok. Yung nakikita po ninyo na yan, hindi po yan effects. Para siyang fog, mga kamaster. Kahit wala po nagsisiga, hindi naman po amoy siga. Bakit? Ang boses. Dito ka magtataka. Tapi-tapi po. Talaga yung white lady? Baka. Ah. Kasi meron yung diretso na yung mga bata pa rin nakikita. Mga bata ano? Mm-hmm. Nahantik siya. Nahantik? Pantal yung... Ah. Tapos hindi na bumalik po. Na, may nagpapakita dito? Harap! May dumadaan dyan. Opo. Tapos? Anong nakita niyo? Anong itsura? Ano, parang nakaganan siya.